morning. Basta na po kayo. Pag mayroon mo na kayo. Wait ka. Bulat na po. Okay. Next question. Galing ito kay Calixto Ilagan Zunio Jr. Kung kayo po ay papalarin, ano po ba mga plano niyo para sa lungsod at mamamayan nito? Ang lahat ba'y makikinabang o ilang tao lamang? Hi, June! Lagi ko sinasabi na gusto ko ang Calapan ay isang maging highly urbanized green city of Calapan na marami akong mabibigyan ng trabaho, maraming mga kabata makakapagtapos ng pag-aaral, ang mga senior citizens natin na ibigay ang para sa kanila kalusugan, ano, at ang ating mga sectoral group ay aalalayan ko. Dahil ang bala ko sa City Hall, lahat ng sektor ay mabigyan ng sarili-sariling table para kung sakaling magka-problema ang bawat sektor, katulad ng farmers, fisher folks, transport group, mga youth, solo parents, kababaihan, PWD, at marami pang iba. Gusto ko na may abot lahat ang tulong sa mamamayan, hindi sa iilang tao lamang. Dahil sa aking palagay, panahon na para ipokus sa mga mamamayan ang kinakailangang serbisyo na kanilang hinahanap. Gamot, kasi unang-una sa akin, welfare, health, education, at environment. Gusto ko kasi muling ibalik ang siglat saya dito sa lungsod ng Calapan. From here, marami akong matulungan pa ng mga negosyante o gusto pang magnegosyo at yung mga gusto pang magkatrabaho dahil marami na akong kaibigan na kakausap na gusto mag-invest dito sa atin. More job, more employment, at ito ang palagay ko ay magpapa-asenso sa mamamayan at dito sa lungsod ng Calapan. Next question. Ito pong question na ito ay galing kay Dave Pat. Ito po ang kanyang tanong. Totoo po ba ang usap-usapan na ikaw ang nagpalaban kay Attorney Gilbert Trupizo na tumatakbo ding mayor ngayon? At baka bakit bigla ka rin lumaban? Ano bang intention nito para palaban at lumaban? Salamat Pat sa maganda katanungan na ito at gusto kong liwanagin sa inyo. Noong late 2020, tatlong beses pumunta sa akin si Attorney Trupizo sa bahay namin sa Lalod. At ako'y nagtataka dahil bakit madalas siyang pumupunta sa amin. Hindi naman siya dating pumupunta sa amin. Kaya nung pangatlong punta niya, dinirekta ko na siya. Actually, magkatabi kami dito. Nandito si Attorney Trupizo, nandyan ako. Ang tanong ko sa kanya, Attorney Trupizo, bakit ka ba laging pupunta dito sa amin? Gusto mo bang tumakbong mayor? Tinapat ko siya, diretsahan. Ang sabi niya, oo. Attorney Trupizo, kung gusto mong tumakbong mayor, walang makakapigil sa iyo kasi lahat may karapatang tumakbo bilang mayor ng Calapan. At kung ako naman ang tatanungin mo sa ngayon, wala pa akong iniisip kung tatakbo ba akong mayor. Maraming bagay akong pinag-isipan bago ako tumakbo. Kaya ko ba ng pangalagaan, protektahan o pagsilbihan ang taong bayan ng Calapan? At nasabi ko ito sa mga kasamahan ko dahil marami na rin talagang pumupunta sa akin. Kinakausap ako para tumakbo ako mayor. Pero bago ko ito ginawa, umikot ako sa buong Calapan at nakita ko ang sitwasyon ng mamamayan. Kaya doon ako nagdesisyon. Actually nga, nung nagdesisyon ako nung buwan ng kababaihan, March 8, 2021. At doon nagsimula ako at isinapuso ko na talagang panahon na para ipokus sa mga mamamayan ang pagsisilbi ng gobyerno sa kanila. Sana naman, maunawaan ako ng mga tao na walang nagtulak sa akin upang labanan si Attorney Trupizo o si Engineer Hill. Ito ay kusang loob ko mula sa puso ko na talagang nagdesisyon ako na tumakbo para higit na matulungan ko ang aking mga kababayan na nangangailangan ng tulong ko. Dahil sabi ko nga kung paano ko napaunlad ang buhay ng pamilya ko at ng mga kasama ko, ganun din ang gagawin ko sa aking mga kababayan dito sa lungsod ng Calapan. At saka alam nyo, noong panahon 2020, nasa kasagsagan tayo ng pandemya. Grabe ang COVID cases dito sa atin. At ang iniisip ko pa, kung paano ko matutulungan ng ating mga kababayan na nagsasuffer. Maraming namamatayan, maraming nasa ospital. At ang mga tao talaga ay nagpapanik na, paano kung uisipin ang politika? Hindi lagi ang iniisip ay ang pamumulitika.
Ito po ay tanong ni galing kay Jessica Aika Ubando Garcia. Ito po ang tanong. Kung sakali na manalo kayo, ano magagarantiya ninyo sa Kalapeño na kaya nyo maibigay ang lahat ng kailangan o mga ngailangan na serbisyo nyo? Alam mo, Jessica, sabi ko nga, ang pagseserbisyo sa tao ay nasa puso. Kasi lahat ng sektor, na-discuss ko na sa mga meetings ko, ano, ibababa ko ang gobyerno ko sa mga barabarangay. At mas gusto kong makausap ang mga mamamayan sa bawat barangay para malaman ko ano ba ang problema, ano pa ang pangangailangan. Kasi kaya nga sabi ko, i-invite ko ang bawat isa na makilahok tuwing patawag ko pagbaba ko sa barangay. Dahil kung ano man po ang mga nangyayari sa barangay, hindi po ito lahat nakakarating sa opisina ng inyong mayor. Kaya bala ko po, pag nakaupo na po ako, maglalagay po ako ng aking mga sariling tao galing sa office of the mayor para umikot sa kanya-kanyang barangay kung saan sila naka-assign. Dahil pag dito po, sa pangyayari pong ito, masigit ko na malalaman kung anong pang serbisyo ang kailang ibigay ko sa inyo. Tulad nga po sa senior citizen, libreng gatas buwan-buwan, parang kalusugan nila ay ma-maintain nila. Ang mga maintenance sa gamot ay may bigay ko buwan buwan. At ang mga hindi nakakatanggap ng pensyon, kakausapin ko po ang aking mga sanggunian paglunsod na tulungan ng aking mga kababayan na magpasa ng ordinansa na pantay-pantay lahat. Yung hindi nakakatanggap ay mabigyan ng pensyon. Ganun din ang ating mga PWD, mabigyan ng pensyon. Ang ating mga kabataan na nag-aaral sa mga pampublikong elementarya, mabigyan ng libreng school supplies tuwing pasukan hanggang makagraduate ng grade 6. Ang ating mga out-of-school youth, mabigyan ng skills training program. Ang ating mga Fisher Fox Transport Group, lahat po yan ay i-address natin para po yung mga problema na nila ay masolusyonan po natin sa pakikipag-ugnayan sa kanila. Huwag kang mag-alala dahil lahat ay haharapin ko para maibsan ko ang paghihirap ng aking mga kababayan. Sa inyo po, sa aking mga kababayan dito sa lungsod ng Calapan, sana po yung mga ilang bagay na aking nasagutan ay naipaliwanag ko ng ayos sa inyo. At kung sakali man po na magkaroon ako ulit ng mahabang oras, muli po akong babalik sa inyo at muli pong sasagutin ang mga katanungan ninyo. Ito po ang inyong Tita Malu na laging handang maglingkod sa inyo. Malapit na po ang eleksyon na. Sana po, huwag niyo pong kalimutan, ang Team Taong Bayan ang masusunod. Lalong-lalo na po ang aking mga limang konsehal. Siyempre, may Vice Mayor ako, si Bim Ignacio. Number 2 po siya sa balota. Ako po, si Tita Malu Flores Murillo. Number 1 po ako sa balota bilang City Mayor ng Calapan. Lagi po niyong tatandaan, Taong Bayan ang masusunod sa isang tapat at mapagkalingang paglilingkod. Salamat po!